Abuhay, this is Mr. Criminology and welcome to the discussion natin about the subject matters and disciplines of criminology. And today, these videos are for the research of the criminology students for the review of those who will take the board licensure examination for criminologists and for the refresher din naman ng mga registered criminologists. Today, I'll be discussing the one of the most important topic pagdating sa personal identification technique or the previously known as dactyloscopy. So let's begin with discussing the fingerprint classification. So this fingerprint classification formula is defined as it is the intimate description of the pattern in a set of fingerprints in figures and letters. So we can describe our fingerprints sa mga kamay natin by identifying yung mga patterns nila. And by that, we can assign some figures and letters para mas maunawaan natin sila at ma-record ng maayos. At this point, it is necessary to mention that when prints are classified, markings are indicated at the bottom of each finger, black to reflect the type. So before we go further, napakahalaga kasi na maintindihan natin muna yung mga patterns natin. Commonly, meron kasi tayong tinatawag na tatlong major patterns, no? We have the arch or the arches. Meron yang according sa mga pag-aaral, 5% of the people around the world ay arches ang mga pattern nila. Pangalawa, meron tayong tinatawag na loop pattern, no? Paniniwala naman nila, under loop pattern, meron tayong 60% of the population having these loop patterns. And the third pattern is the whorl patterns. Paniniwala naman nila, we have 35% of the people who have this whorl pattern. So under arch, meron pa yung sub-patterns. So sa arch, meron tayong tinatawag na plane o arch, meron tayong tinatawag na plane arch and tented arch. Under loop pattern, meron tayong ulnar loop and radial loop. And then under naman ng whorl pattern, meron tayong tinatawag na plane whorl. Meron tayong tinatawag din na double loop whorl. At meron tayong central pocket loop whorl. At may tinatawag na accidental whorl. So yun yung mga common patterns under the fingerprint, no? At dito sa classification formula natin, we are using symbols in each fingerprint pattern. Under the index finger natin, approximately capital letter should be placed for every pattern sa mga index finger. Ito pa yung mga fingers natin. Ito yung right hand ko. Right hand, I have the thumb. I have the index. This is middle. This is ring finger. And this is little finger. With my left, ganun din. I have the left thumb, left index, left ring, left ring, and then my left index finger. Dito, ito daw mga index fingers ko, these two fingers, ay dapat capital letters daw ang ilalagay sa mga patterns dito. To have these letters, pag plain arch, ito, this one, plain arch, look at my cursor, ang assigned mo dyan na letter is A. So A is, yan, tented arch naman, yung T. This one, it will be used, capital T. Pag plain whorl naman, ito siya, whorl. Pag central pocket loop whorl, we have C. Double loop whorl, letter D. And accidental whorl, we have X. Usually, yung mga first letter na lang nila yung ginagamit natin. Kaso dito, because meron tayong letter A, kaya X accidental whorl. Yan ang assigned letter nila na pwedeng magamit natin bilang kumbaga code niya o pinaka-assigned letter niya when using them to our finger, no, index finger. Let's move pa para mas maintindihan natin. Under all
other fingers, the approximate small letter should be placed for every patterns except for loop. So dito kasi, maliban daw sa index, these are the index capital letter, so the rest from thumb, middle, ring, and then sa small or little finger, ay we will use small letters, no? Maliban daw sa loop pattern, kasi mamaya meron tayong ibang assign dyan. Ito ang sa loop naman. Pag loops, any fingers are designated by the diagonal line slanting or direction of the loop. So, dahil meron tayong dalawang loop, kapag ka loop daw, kung saan ang pagpataas pababa nung loop. Kaya nga loop, di ba yung pag ganun? Doon din daw yung assigned niyang slant pang ganyan. Yan, slant na ganyan or slant na pag ganito. Yun daw ang assigned mo. So, meron tayong separate na lesson dyan kapag ka, halimbawa, itong gamit kong finger. Kapag ka yung loop dito is paganyan, yan, paganyan, going siya dito sa right o di sa akin thumb, siya ay radial loop. Yan. Pero pag ang loop ko naman ay paganito, going siya dito sa aking little finger, siya ay ulnar loop. Yan. Pag paganyan, dash paganyan din, ulnar loop. Pag paganyan ang loop niya, going to my thumb, siya ay tinatawag nating radial loop. Yan. Kaya dash siyang slant, or I mean, slant na ganito o slant na ganon, depending sa kanyang slanting direction, no? Pag loop pattern. We will be illustrating them. This is an example of the indication sa blocking natin. So, ang mga common na fingerprint pattern o fingerprint cards ay merong mga boxes na ganito. Yan, sample yan ng fingerprint card kung saan tayo maglalagay ng impression na ganito. So, example, rolled prints ang tawag dito kasi nga, pag ang pagkuha mo, i-roll mo yung finger mo na ganito para makuha yung pattern niya talaga. So, this is, ang assignment nito is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No? Bali, ito ang 1 is for the right thumb, 2 is for the right index, 3 for the right middle finger, 4 is for the right ring finger, 5 is for the right little finger, 6, this is for the left thumb, 7, this is for the left index finger, and we have the 8 for the left middle finger, 9 for the left ring finger, and 10 for our left little finger. So yung kanina binabanggit ko na capital letter and small letter, look at this pattern. This is a whorl pattern. Yan, whorl. Plain whorl lang ito. Kaya dahil whorl siya, W kanyang pinaka letter na katumbas. Dahil nasa hindi siya, it, dahil ang capital diyan, ito lang mga index finger natin. So, right index and left index, pag nag-assign ka diyan ng letter to represent them, capitalize. Maliban dito sa dalawa, small na lahat yan ang gagamitin mo. At kapag ka-loop naman, yung slant naman niya, kung saan direction nung kanyang loop. Tingnan natin pa ito. Dahil ito, right thumb, whorl ito, small letter W for whorl, at hindi siya index, kaya small letter. Yung right index finger ko, dahil index ito, at dahil whorl din ito, it will be capital W. No, look at this loop. Dahil ang loop dito ay dito yung slant direction niya, yung kanyang sufficient recurving ridges, ganun din ang magiging direction ng magiging slant niya. Ganito rin. Yan. So itong basis mo. Ito, whorl din itong pattern na to, therefore small letter. Look at this another loop. Dahil pag ganito ang slant niya, ito ang slant na symbol din niya. So far sana nakukuha ninyo
ang ibig sabihin nito. So same with the right or left thumb, slant na ganito because ang loop niya pa ganyan. Ito ang tented arch. Yan. Cap, dahil sa index siya, capital letter. Ito naman ay left middle. Ito ang loop niya. So ito yung slant niya. Dahil whorl din ang left ring finger, small w, at loop ito, paganyan ng slant niya. Hope nakita niyo paano mag-assign, no, sa blocking muna tayo. Next natin is we have 6 division ng classification. Tandaan niyo, we have 6 division ng classification formula. First is the primary classification. May sariling rules tayong pag-uusapan dito. The second is the secondary classification. May pag-uusapan tayong separate rules dito. Sub-secondary, we have major classification. And meron tayong final classification. And lastly, the key classification. So ito yung anim na classification na ating pag-uusapan sa fingerprint natin para maklasify natin ang fingerprint ng isang tao. Pero kung ito yung anim na classification formula, ganito yung appearing naman ng pag-assign natin. So magsisimula ka, primary classification, this one, yan, and then secondary classification, and then you will go to sub-secondary classification. Pag nagpunta ka ngayon kay major division, dito mo siya ilalagay. Major division, and then dadali mo naman si final classification dito at ilalagay mo naman si key classification dito, key. Yan. So ganito mag-a-appear ang complete na fingerprint classification formula ng isang tao. Yan. Ito mga examples natin. Ito yung kanyang primary. Ito kanyang secondary. Sub-secondary. And then yung kanyang final, I mean, sorry, sub-secondary, yung kanyang major, yung kanyang final, at yung kanyang key. Ganon din ito, magsisimula ka sa primary classification, secondary classification, sub-secondary classification, and then major division, and then final classification, and then yung key, no? Ganon yung pag-assign mo. Let's move to the next. Ito yung unang lesson natin sa primary classification. Ang definition nito, it is the sum of all the numerical value assigned to whorl plus arbitrary count of 1, which is assigned to loops and arches, both numerator and denominator. So, ang simple definition natin sa primary classification is ito yung kabuuang bilang na naka-assign sa mga whorl patterns natin, no? So lahat ng whorl ang hahanapin natin sa 10 fingerprint natin, tapos meron siyang assigned value na bibigay ko mamaya kung ano yung mga value nila. Ngayon, meron tayong magiging numerator and denominator. And then pag nakuha mo na lahat ng assigned value for numerator and denominator, plus 1 sila palagi. Ang plus 1 na yon ay para sa kabuuan na ng loops and arches natin. Its finger block is designed with the numerical value from finger 1 to 10. Kamukha nung binanggit ko kanina, 1 itong si right thumb, 2 itong si right index, 3 right middle, 4 right ring, 5 right index, right little, 6, si right o left thumb, 7th, itong si left index, 8, itong si left middle, 9, si left ring, 10, si left little finger. Ito ang magiging itsura niya pag nag-assign ka. Yan. Diba, 10 yung ating fingerprint. Lagi sa taas yung right hand at yung left hand naman dito sa ilalim natin. So, thumb 1, 2 index, right middle 3, right ring 4, right little 5, left hand tayo, 6 si thumb, left index 7,
left middle 8, left ring 9, left little 10. Ito yung mga value na, sinasabi ko sa inyo. Yan. Pagdating kay fingerprint 1 and 2, automatic ilalagay mo dyan 16. 16, 16. Ang value nilang dalawa, 16 dito, 16 dito. Fingers 3 and 4, ito siya, si mid, right middle and right ring, sila ay may 8 na value. Mamaya, we will put there 8, 8. Fingers 5 and 6, 5 and 6 dito, ang kanilang values are 4. While fingers 7 and 8, ito, in the, itong 8, 7 and 8 na to, sila ay merong value na 2 each, no? 2. And then si fingers 9 and 10, meron silang values na 1. Yan, 1 dito at 1 din dito, no? Ito magiging itsura nila, no? Yan, it's like, ito si finger 1 and 2, may 16 ang value nila. Ito namang 3 and 4, 8. 5 and 6, 4. 7 and 8, may 2 values. And si ring at si little o yung fingers 9 and 10, may 1 na value sila. Let's see some more here, no? Paano mag-assign ng numerator and denominator, no? Plus, ito yung kanyang paliwanag dyan. Then, the sum of all the numerical values for fingers 2, 4, 6, 8, 10. Or what we call even numbers, sila yung magiging numerators natin. Again, 2, 4, 6, 8, 10. Ito sila. 2, 4, 6, 8, 10. I-add mo, kung ito ay 216 plus 8 mo siya, 24. At itong number 6 plus 4, it is 28. Yung 8 ay plus 2, 30. Plus 10, itong number 10 plus 1 ang value niya, 31. So lagay mo sa numerator mo dito, 31. Yan ha. Suppose this is 31. Numerator sila. Para makuha mo yung denominator mo, ang tawag dyan mga add numbers, no? Si 1, 3, 5, 7, and 9. Ito sila. Si 1, 3, 5, 7, 9. Ganun din. Kunin mo yung mga value nila, add mo si 1, si 3, si 5, si 7, si 9. Pag na-add mo yung values nila, siya yung magiging denominator mo dito. Pero ito yung rules dito. Sino lang ba ang kukuhanan mo ng value? Okay? Kaninong value lang ang kukunin mo? Number one, pagka nakuha mo na yung numerator and denominator mo, plus 1 ka. No, plus 1 dito, plus 1 din sa denominator. Pangalawa, yung whorls lang ang kukunin mo. Ibig sabihin, may value lang ang boxes na to kung whorl ang pattern mo dito. Pag hindi whorl ang pattern mo, wala siyang magiging value. Let me give you an example tungkol dito, no? So, I will be making an example illustration para makuha nyo ito. Okay. Let me give you an example of on how to do the primary classification. Siyempre, meron tayong usually sa ating fingerprint card, yan. Meron tayong 10 na boxes dyan. So, commonly we have 10 boxes there. Yan. This is assigned for our right hand. And then, this is assigned for our left hand. Yan. So, as I said kanina sa video natin, this is our, may assignment ito, this is finger 1, finger 2, finger 3, finger 4, finger 5, finger 6,
finger 7, finger 8, finger 9, finger 10. So, paano malaman kung ano yung finger 1? Diba, right hand ito? Let's begin with thumb. So, 1 is si thumb, right thumb. Si 2, si right index. 3, si right middle finger. 4 naman si right ring. At si right little for number 5. At si left naman tayo, left hand. 6, si left thumb. 7, si left index. 8 naman si left middle finger. At 9 naman si left ring finger. And then 10 naman si left little finger. As I said, meron tayong numerical value kanina that is pre-assigned dahil hindi nag-assign kung sino lang yan. Pre-assigned yun, class. Ito ay si fingers 1 and 2 may 16. Fingers 1 and 2, 16. 3 and 4, 8. 5 and 6, meron siyang 4 values, no? 4, 4. Si 7 and 8, meron silang tag 2. At kay 9 and 10, merong 1 na value. As I said kanina, class, para makuha mo yung numerator natin and denominator, kinakailangan mo munang tignan kung ano yung pattern nila. So, mahalaga, alam mo paano tumingin ng patterns. Suppose na this is a whorl. This is a whorl. Diba? Kanina sa example natin. And then, this is loop. Whorl. And then, loop. Loop. Tented arch. Meron tayong loop. Meron tayong whorl. And then, meron tayong yan. Loop again. As kanina, class, para makuha mo yung numerator, kinakailangan yung mga even number ang ating titignan. In this case, ang even number, 2, 4, 6, 8, 10. Let's check kung may mga loop ba dito, no? Si 2, ayun, merong loop. Ito, this one, loop. So, meron tayong 16. Dahil 16 ang kanyang pre-assigned value, no? Let's see, kay 4. May whorl na naman tayo. So, meron tayong 8. Plus 8. And then, kay 6, wala. Kay 8, wala. Kay 10, wala na naman. So, usually this is 6 plus 8 equals 24. No? Yan ang ating numerator tayo, ha? So, next is, let's check the odd number para sa ating denominator. Ang odd number, 1, 3, 5, 7, 9. Let's check kung may mga whorl ba dyan. Remember, sa primary, sum of all whorl pattern lamang, no? So, meron tayong isang whorl, ito. That is 16. Whorl pa sa 3, wala. Sa 5, wala. Sa 6, wala. I mean, sorry, 5 sa 7, wala. Arch yan. Sa 9, meron. Ito ang value naman niya ay 1. So, meron tayong plus 1 dito. Plus 1 equals 17 ang ating denominator. As a rule, di ba, class, lagi tayo meron plus 1 sa numerator and denominator. So, this will be plus 1 and then plus 1 din dito. So, 24 plus 1 is 25 and then 17 plus 1 is 18. So, class, the primary classification in this example is 25 over 18. Ito ang hinahanap natin sa primary classification. Ilalagay natin ito sa portion ng classification formula natin. Hope, class, ay natuto tayo kahit paano. May God bless you all. That's all, class. Hope you've learned something, especially sa ating unang classification sa fingerprint classification formula, which is the primary. Next time, I will be discussing the secondary, which is the next na classification natin para dito. Thank you very much. God bless you all. Jesus saves.
and to God be the glory.